Hello, ako si Ram at welcome sa panibagong video ng Matuklasan. Ang logarithmic differentiation ay isang technique na pwede nating gamitin kapag nagiging komplikado na yung mga derivative ng mga functions involving power rule, product rule, or quotient rule. Kapag pwede nating i-transform into a logarithmic expression, pwede nating gamitin itong technique na to. At pagka inaaral natin yung mga or ginagamit natin yung logarithmic differentiation, dapat lamang na naalala natin yung mga properties ng ln. So kung halimbawa meron tayong ln a times b dito or product dito, pwede nating isulat to as ln a plus ln b. Pag meron naman tayong halimbawa ln a over b, parehas lang yan sa ln a minus ln b. So technically, pag meron tayong product at involve ang ln, pwede natin siyang isulat as sum. Pagka naman meron tayong quotient at involve ang ln, pwede natin siyang isulat as a difference of two expressions. So hinihiwalay lang natin yung numerator and denominator and the two factors. Pero kung halimbawa meron naman tayong ln a, tapos yung a natin ay merong exponent, pwede natin isulat yan as r ln a. So para siyang derivative, no, na itong exponent na to nilalagay natin sa unahan dito. So for example, meron tayo dito na ln xy, pwede nating isulat yan na ln x minus or plus rather ln y. So kung halimbawa meron tayong ln 5 raised to x, pwede nating isulat yan na x ln 5. Dito sa given na to, pwedeng-pwede namang gamitin yung product rule. Pero sabi ko nga, there's an alternative solution and it's by the use of logarithmic differentiation. So we start by rewriting our given kasi mas maganda kung naka-exponential form itong mga to. So ito ay equal lang sa 3 minus 2x squared raised to 5. So kinopya ko lang to. Pero ito, itong radical expression natin, pwede natin isulat yan na 3x squared plus 4 raised to 1/2. Diba? Yung square root, so pwedeng raise to 1/2 na lang. Now, the next step is to apply ln on both sides of the equation. So dito, i-apply ko yung ln dito sa left side. So magiging ln y na yan. Okay? So applicable ito sa mathematics. So parang meron tayong 5 equals 5 dito. Parehas lang yan sa ln 5, tsaka ln 5 dito sa kabila. Okay? So dito, ganun din, i-apply ko dito. So we'll have ln 3 minus 2x, squared, tama, okay, and then 3x squared plus 4 raised to 1/2. So inapply ko lang yung ln, and dito makikita natin yung use ng mga properties na inintroduce ko kanina. So ito, parehas lang yan sa kaninang pinakita ko na ln ab, di ba? So parehas lang yan sa ln a plus ln b. So therefore, ito yung a natin, gagawin ko lang yan na ln 3 minus 2x squared raised to 5 plus, kasi product ang meron tayo, plus ln, ayan, 3x squared plus 4 raised to 1/2. Now, next, yung kanina na inintroduce ko na ln a raised to r, pag merong exponent yung a, nalagay lang natin yung r sa unahan. Tama? And in this case, ang exponent natin dito or r natin dito ay 5. So, ibig sabihin, ito pwede nating isulat na lang as 5 ln 3 minus 2x squared. Lagay mo lang yung 5 sa unahan. And then this one, magiging 1/2. Yung 1/2 lalagay sa unahan. Then we have ln 3x squared plus 4. After nating matransform itong ating given, pwede na nating isolve ito implicitly. So we will differentiate the y or the function y in terms of x. Ibig sabihin, pag halimbawa kinukuha natin yung derivative ng ln y or yung ln, di ba ang formula natin kumbaga ay du over u, where u is a differentiable function of x. So kung halimbawa ln u yan, ang u natin ay y, ano ang derivative niyan ng ln y? It's du over u. So ang derivative ng y ay 1. Pero dahil implicit differentiation tayo, y is a function of x, lalagyan ko ng y prime imbis na 1 times y lang. Or 1 lang. So 1 times y prime yan. Pero dahil 1 lang yan, pwedeng y prime na lang yan. Diba? And then, sabi dito sa formula natin, u. So kukopyin ko yung u, which is y. And then, ito namang susunod dito, 5 lang to. Susulat ko lang yung 5 dito. And then, ang derivative nito
I ganito din, du over u. So kung u natin ay 3 minus 2x squared, so derivative ng u or derivative ng 3 minus 2x squared ay ano? Yes, ang derivative niyan ay negative 4x, di ba? Kasi 2 times negative 2 ay negative 4. Tapos ito 2 minus 1, 1 dito. And then, huwag kalimutan yung over u. Ang u natin ay yung ito, 3 minus 2x squared. O diba, ang dali lang? Parang napaka-komplikado lang sa una. Ganon din ang gagawin natin dito. So dito, 1 half lang yan. Labas nyo lang yung 1 half. And then, kunin nyo yung derivative nito. So ayan yung u natin. Ang derivative ng 3x squared plus 4 ay 6x. And then, lahat yan or over yan sa 3x squared plus 4. Next naman, kailangan lang nating isimplify yan. So, dito left side, mamaya na yan. Dito, makikita nyo dito na pwede nating multiply yung 5 tsaka negative 4x. So, it will become negative 20x over 3 minus 2x squared pa rin yan. And then, this one, 6 divided by 2 ay 3, diba? So, magiging plus 3x na lang to over 3x squared plus 4. And hindi pa ito yung final answer natin. Kasi kung mapapansin nyo, dapat y prime yung hinahanap natin. Eh, may over y pa dito. So, ibig sabihin, kailangan kong i-cross multiply yung y dito sa kabila. Or, by multiplying both sides by y. So, ito sa y. Y din dito. Makakancel yung y dito. Y prime na yung matitira dito. Yan yung hinahanap natin. And then, we have here y times negative 20x. And then 3 minus 2x squared, copy mo lang yan, plus 3x over 3x squared plus 4. At hindi naman pwedeng in terms of y dito, dapat in terms of x lahat. So ibig sabihin, yung y dito kailangan nating ibalik sa original na given natin, which is this one. Diba y is equal to this? So ibig sabihin, final answer is y prime equals y, interchange natin itong given, 3 minus 2x squared raised to 5, then square root of 3x squared plus 4. And then we have here negative 20x over 3 minus 2x squared. So technically, parang nuulit na lang natin ang sinusulat. Ayan. Okay. Others may find it very long kasi nga naman ang haba ng sagot, ano. Pero kung makikita nyo naman yung proseso, di ba, yung pagkuha ng derivatives, di tayo masyadong nagka-problema kasi madali lang kuhanin. Unlike sa product rule ito, medyo komplikado din at mahaba din naman. Okay? Okay, let's try this one. Katulad kanina, ta-transform muna natin into exponential form. So, yung nasa taas dito, gawin natin yan na 5x squared plus 2 raised to 1 half ulit tayo dito. Then, over 3x plus 1 raised to 4. So, get the ln of both sides of the equation. So, itong y magiging ln y. Then, dito sa kabila magiging ln. Susulat mo lang yung given natin. We have x cube, then 5x squared plus 2 raised to 1 half. Alam nyo, habang tumatagal, makakabisado nyo rin yung pagsulat nito. Ako nga, minsan, automatic na lang na sinusulat ko na siya ng expanded form. Hindi ko na sinusulat ito. So, ang ibig ko sabihin ay ganito. So, ln y. So, ito, expand natin. Unahin nyo itong nasa numerator at product yan, di ba? So, pag product yan, unahin nyo yung ln x cube plus, kasi maghihiwalay ito, di ba? Magiging plus yan, ln 5x squared plus 2. So, ganun lang. As it is lang, unahin nyo lang yung numerator para hindi kayo nalilito. Then, raise to 1 half yan. And then ito, quotient na susunod, quotient divided by, so magiging minus ln 3x plus 1 raised to 4. And alam nyo na ang susunod natin gagawin, di ba? Bababa lang natin yung mga exponent ng a. So 3, lalagay ko dito sa unahan. Magiging 3 ln x na lang yan. And then this one, magiging plus 1 half. Then ito, magiging ln 5x squared plus 2. Then, ito naman, magiging minus 4 ln 3x plus 1. Siyempre, pwede na natin kunin yung derivative niyan. Ang derivative ng ln y, lagi namang y prime over y. So, yan, pwedeng kabisaduhin nyo na lang yan.
And then, ito 3lnx du over u. So, ang tatandaan nating rule ay du over u. Ayan. So, ito yung u natin, lnx. So, ang derivative ng x ay 1. Ay, sulat ko muna yung 3. Ayan. 1, tapos over u, which is x. So, 1 over x lang yan. So, derivative ng lnx, 1 over x, di ba? And then, plus 1 half dito, kakalimutan. Then, we have derivative of 5x squared plus 2 is 10x. Siyempre, over yan sa 5x squared plus 2. Copy nyo lang to. Okay? And then, ito naman, minus yan. So, minus 4 times derivative ng 3x plus 1 ay 3. Then, over 3x plus 1. Ayan. So, simplify ang pwedeng i-simplify. So, in here, we have y prime over y equals ito, 3 over x na lang yan. Then, we have here plus ito, 10 divided by 2 ay magiging 5 na lang. So, this will become 5x over 5x squared plus 2. Okay? And then, minus 4 times 3 lang naman yan. So, magiging 12. And then, over 3x plus 1. Okay, this time, yung y again, lalagay natin dito. So, magiging y prime na lang yan. And then, y, itong buo na to, magiging 3 over x plus 5x over 5x squared plus 2. Then, minus 12, 3x plus 1. Ayan, sa mga nalilito, nag-multiply lang ako both sides by y, di ba? So, this is y, and then y. Pero automatic kasi ang nangyayari naman kasi lagi yan. So, ako kadalasan, nilalagay ko na agad yung y dito. And then, balik mo na siya sa original. Ang y mo ay itong given. Ganun lang siya kasimple. So, copy mo lang ulit yung given. Square root of 5x squared plus 2 over 3x plus 1. And, ibaba mo lang to. Ayan lang. Paulit-ulit lang na ganyan ang gagawin sa logarithmic differentiation. Okay, dito sa problem natin na to, meron tayong trigonometric function na cosine x squared plus 5. Pero ganun din naman ang gagawin. So, pag nilagyan natin ng ln both sides, so we have ln y here, and then ito magiging ln cosine x squared plus 5 over 3x minus 1 raised to 7. Okay? So, by applying the logarithmic properties, expand natin to. Dahil quotient yan, magiging ln cosine yan. Remember, yung ln dito ang included sa kanya itong buo na to, yung cosine x squared plus 5. Ayan. Minus, kasi quotient tayo. Then, we have here ln 3x minus 1 raised to 7. Ayan. So, ito, wala siyang exponent. So, mariretain lang yan. Sulat ko lang ulit ito. Ayan. Cosine x squared plus 5. Tapos, ito magiging minus 7 kasi ilalagay ko sa unahan yung 7. Ln 3x minus 1. Ayan. Pagkatapos niyan, anong susunod natin gagawin? Yes, kunin na natin ng derivative implicitly. So, this is y prime over y. Automatic na yon. And then, ang derivative nito, remember, du over u lang tayo dyan. Du over u. So, ito yung gagawin nating u. Ito yung gagamin natin na u. So, ang derivative ng cosine x squared plus 5 ay ano? Okay. So, ito combination na lang mga techniques. Ano? Pwede nyong i-differentiate isa-isa ito. So, pag kinuha nyo yung derivative, du muna, ito yon. Kunin nyo yung derivative ng cosine x squared plus 5. Ayan. At alam natin na ang derivative niyan ay kunin mo muna yung derivative nitong nasa loob. Parang chain rule tayo, okay? Derivative niyan ng x squared plus 5 ay 2x. So, ilalagay mo sa unahan 2x. Pero alam naman natin na hindi natatapos dyan kasi ang derivative ng cosine ay negative sine. So, meron tayo dito na negative sine. Tapos, kukopihin natin yung given dito. X squared plus 5. So, balikan nyo lang yung differentiation sa trigonometric functions. So, kinuha ko lang ang derivative nito, yung cosine x squared plus 5. At syempre, over u, at ang u natin ay yung cosine x squared plus 5.
Ayan. So, yan lang yan. Next, tapos na tayo dito sa part na to. Dito naman tayo. Ano ang derivative niyan? Minus dito. So, 7 dito. Then, times. Ang derivative ng 3x minus 1 ay, ano nga ba? 3. Okay. And then, over 3x minus 1 lang yan. Okay? And now, kailangan na lang natin mag-simplify. So, y prime over y ito equals, pansinin nyo to. Ito yung isa sa mga interesting part dito. Tignan nyo tong sine over cosine dito. Pares lang naman sila ng theta, di ba? Ito nga lang ay negative. So, kung maalala nyo, dun sa identities natin, tangent theta is just equal to sine theta over cosine theta. Di ba? So, ibig sabihin, sine over cosine, magiging tangent lang siya. Dahil pares lang ito, di ba? So, itong buo na to, magiging tangent lang yan na x squared plus 5. At yung negative, syempre, lalagay ko na lang sa unahan. So, it will become negative 2x tangent x squared plus 5. So, ang ikili na lang niya, di ba? And then, this one, 7 times 3 is just 21. So, minus 21 over 3x minus 1. And, syempre, gaya ng lagi natin ginagawa, yung y, ilalagay ko lang dito sa, dito as another factor. So, y prime equals y times negative 2x tangent x squared plus 5 and then minus 21 over 3x minus 1. Ayan. At finally, ang sagot natin ay y. Kukopi mong buo ulit to. So, we have cosine x squared plus 5 over 3x minus 1 raised to 7. And guys, kopyahin nyo na lang to dito. Ayan. So, ito lang naman yan. Tinamad na eh. Okay, ito namang given na to medyo kakaiba kasi kung mapapansin nyo, meron tayo dito na base and then ang exponent natin ay 7x. So, pag ganyan, pwedeng diretso ln na tayo. Okay? So, that ang mangyayari, magiging ln y yung left side, syempre. At ito naman, magiging ln 5x plus e raised to 3x raised to 7 x. At pag in-apply natin yung property sa ln, yung exponent dito na 7x ay mapupunta sa unahan. And then, we'll have ln 5x plus e raised to 3x dito. Ayan. At pag ganyan na nakikita natin, ano ang pwede natin gamitin? Yes, pwede natin gamitin yung product rule. So, dito, kailangan natin gamitin yung product rule. Okay, so paano nga ba yung product rule natin? Medyo mahaba-haba ito, so dito ko umpisan sa left side or leftmost side. Now, ano ang derivative ng ln y? O nga pala, ba't di ko pa kinuha? Ang derivative ng ln y ay y prime over y. Suki na ito eh. And then this one, sa product rule natin, copy the first factor, 7x, and then get the derivative of this one. So, ang derivative nito ay, huwag kayong nagpapalit, ano? Separately, kukunin nyo lang yung derivative niyan. Gawin nyo lang itong u. So, du over u tayo ulit. Anong derivative ng 5x plus e raised to 3x? Ang derivative niyan ay 5x, magiging 5 na lang. And then, ito, ang derivative ng e raised to 3x ay 3e raised to 3x. Diba? I-review nyo na lang yung video natin sa derivatives ng exponential functions. Okay? So, yan. And then, over u, ang u natin ay yung original na 5x plus e raised to 3x. Ayan. So, tapos na. U, dv, kumbaga, no? Then, plus, kasi product rule tayo, copy naman natin ito ngayon, ln 5x plus e raised to 3x. And then, this time, kunin natin derivative ng 7x. Ang derivative ng 7x ay simply 7. Ayan. Take note, ha, yung 7, huwag nyong i-multiply dito. Separate term ito. So, ilalagay lang natin sa unahan later. Okay, so kung ganyan na ang itsura ng ating given, ano na ang susunod na kailangan natin gawin? Yes, isimplify lang natin yung mga pwede nating isimplify. At dito, na nating patagalin pa, over y. And then ito, pagsamahin na lang natin yan. Kahit huwag nyo namang i-distribute, pa pwede naman. Multiply nyo na lang dito sa 5 plus 3 e raised to 3x. Ayan. Then, syempre, over yan sa 5x plus e 3x. And then, plus 7 yan. Nilagay ko lang sa unahan. ln 5x plus e raised to
3x. Ayan. Okay? So, anong gagawin natin susunod? Itong y, lalagay na natin dito. So, ako, automatically, itong ginagawa ko. Since yung y, ilalagay ko rin dito, and which is equal to this one. So, isusulat ko na kagad ito. Ayan. 5x plus e raised to 3x raised to 7x. And, of course, copyahin nyo to. Ayan. Okay, this time, kukopyahin ko siya lahat. And that's it. Yan, medyo mahaba-haba lang talaga to. Pero yung pagkuha natin ng derivative, mas sumisimple, di ba? At lalo na sa mga ganitong klase ng form, kasi minsan may mga given na y equals x raised to square root of x. At pwedeng-pwede nyong i-apply itong logarithmic differentiation natin para masolve nyo yung mga kagaya nito. At ito lang din ang gagawin nyo dito. Minsan naman, pwede naman nito, ginagawa nila minsan nito na cotangent x, ganun. So, dinadagdag-dagdagan na lang. Pero yung proseso, ganun na lang at paulit-ulit lang sa mga basic differentiation techniques. And that's all for this video. Kung gusto nyo pa ng ibang lesson sa differential calculus, pwede nyo lang i-check yung playlist natin in the description down below. May mga ibang playlist din ako in other branches of mathematics. So, please subscribe, like, and hit that notification bell. Thank you for listening. See you in the next video.